Ang tagahuli ng ibon sa impyerno. Isang dula ni Sashi Juwu mula sa bansang Hapon. Mga tauhan, si Yama, ang hari ng impyerno. Kiyoyori, isang tagahuli ng ibon at mga demonyo. Ako si Yama, ang hari ng impyerno. Dumadalo sa pulong ng anim na paraan. Iyay-ay! Nariyan ba ang mga liporis ko? Narito kami! Kapag may dumating na makasalanan, itaboy niyo sila sa impyerno. Sigurado! Lahat ng tao'y makasalanan. At hindi ako naiiba sa karamihan. Ako si Kiyori, isang kilalang manghuhuli ng ibon. Pero ang buhay ko, tulad ng lahat sa mundo'y umabot na sa katapusan at ako'y tinangay ng maglalahong hangin. Papunta ako ngayon sa mundo ng kadiliman. Walang hinagpis ng pamamaalam, walang bahid ng pagsisisi. Tinalakuran ko ng mundong may hangganan. At habang naglalakbay ako ng walang gabay, narating ko na ang pulong ng anim na paraan. Aba, ito na nga ang pulong ng anim na paraan ng pamumuhay. Matatapos kong mapagwari ang lahat, gusto ko pa rin pumunta sa langit. May naamoy kaming tao. Kaya naman pala, may dumarating na makasalanan. Ipagbigay alam namin agad ito kay Yama. Mahal na hari, may dumarating na unang makasalanan. Bilisan ninyo, itulak agad siya sa impyerno. Ngayon din, mahal na hari. Halika, ikaw na makasalanan. Madaling makarating sa impyerno, pero hindi sa langit. Bilisan mo! Yay! Yay! Ibang klase ito sa makasalanan sa balat ng lupa. Ano bang pinagkakakitaan mo sa lupa? Ako si Kiyori, ang kilalang manghuhuli ng ibon. Manghuhuli ng ibon? Nag-aagaw ka ng buhay mula umaga hanggang gabi. Tihamak na mabigat ang makasalanan mo. Kailangang may tabay ka sa impyerno ngayon din. Huwag! Hindi ako kasinsama ng makasalanang pinalalabas mo. Pakiusap lang. Dalhin niyo ako sa langit. Hindi pwede. Itatanong ko muna sa hari ang tungkol sa kaso mo. Ipagpamanhin niyo, mahal na hari. Nung kailangan. Sabi ng bagong dating na makasalanan na isa raw siyang kilalang manghuhuli ng ibon sa lupang ibabaw. Kaya sabi ko sa kanya na dahil kumikitil siya ng buhay, araw at gabi, nakagawa siya ng mabigat na kasalanan at karapat-dapat na lamang na pagdusahan niya dito sa impyerno. Pero nagpuprotesta siya. Ang sabi di makatarungan ang paghuhusgan natin sa kanya. Anong gagawin natin sa kanya? Dalhin mong makasalanan na yan dito. Sumunod ka sa akin. Gusto kong makita ng Haring Yama. Susunod ako. Heto na pong makasalanang pinatawag ninyo. Hindi ka rito, ikaw na makasalanan. Nagkasala ka sa tarang buhay mo sa paninilo ng mga ibon. At tunay ng napastangan kang tao. Ipatataboy ka agad kita sa impyerno. Hindi kayo nagkakamali sa inyong tinuran tungkol sa akin. Pero ipinapakain sa mga palkon ang mga ibong hinuhuli ko. Wala namang seryosong nasasaktan sa ginagawa ko. Isang uri din ba ng ibon ng palkon, di ba? Tama kayo. Bueno, ibang klase ang kaso mo. At naiiba rin ang basihan sa paghuhus ka sa'yo. Hindi ko may tuturing na mabigat ang sala mo. Mabuti naman po kung ganun. Mas kasalanan talaga ng palkon yun kaysa sa akin. Yaman din lang na ganyan ang pasanin nyo.
hinihiling kong ipadiretso na lang ako sa langit. Dahil ako, ang kapangyarihang hari ng impyerno, hindi pa nakakatikim ng ibon. Huli mo ako ng isa, at gusto kong matikman ngayon din. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo na walang keso-keso. Napakadali niyan! Manghuhuli ako ng ilang ibon at ihahain ko sa inyo. Halina't manghuli ng ibon, manghuli ng ibon. Ora mismo mula sa gawing timog ng bundok kang kamatayan. Maraming ibong nagkukumpulan, sibilis ng sangiglap, pumapailan lang ang manghuhuli ng ibon at maraming nasilo sa kanyang panghuhuli. Iihawin ko ang mga nahuli ko para sa hari. Heto na, bagong iyaw yan. Tikman niyo ang isa. Sige, sige, titikman ko. Ang sarap! Ang ibang lasa! Gusto niyo rin bang tikman? Sige, titikman natin! Malinamnam! Wala pa akong natikmang kasi sarap nito! Dahil sa kasiyasiyang ang handog mo sa amin, papabalikin kita sa lupa. Doon pwede kang manghuli muli ng ibon sa loob ng 3 taon pa. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. 3 taon pang laan para manghuli ng ibon. Maya pabo taga katiba pa sa loob ng 3 taon. Matapos mapagpasyahan ang kanyang kaso, tumalima si Kyori sa utos ni Yama na bumalik sa daigdig. Pero bago siya tumuloy, pinagkaluban na rin siya ni Kyori ng kurunang natatamnan ng mga hiyas. Sa wakas, sumulong ang ating manghuhuli ng ibon pabalik sa mundo upang dooy simulan ang ikalawang buhay.